Kumbaga, yung counting techniques natin, ginagamit natin siya para mas mabilis tayo magbilang. Imbis kasi manumanuhin natin, gumagamit na lang tayo ng mga rule para mas mabilis yung pagbibilang natin. Okay? So, unang rule, meron tayong multiplication rule. Halimbawa, meron tayong dalawang operation. Yung isang operation, meron tayong n ways para gawin yun. Then, yung pangalawang operation naman, meron tayong k ways. Kapag yung dalawang operation na to, corresponding sa isa't isa, ang ginagawa lang natin sa kanya ay minumultiply natin. Okay? Meron tayong n times k ways tayo. Okay? So, paano ginagawa doon? Halimbawa, ito sa example natin. Halimbawa, meron tayong program. Then, sa bawat program, mayroong year level. Ilang program meron tayo dito sa example natin? Tayong tatlo. Meron tayong CE, meron tayong ME, at meron tayong Electrical Engineering. Then, yung year level naman, mula freshman hanggang junior, meron tayo. Okay? Ang tanong sa atin, how many possible ways can an engineering student be classified? So, paano ba makaklasify yung isang engineering student? Nakadepende saan? Dito, sa problem natin. Nakadepende sa program niya, saka sa year level niya. So, halimbawa, meron tayong program na tatlo. Meron tayong CE, meron tayong ME, meron tayong EE. Yung CE natin, maliban sa pagiging CE niya, paano pa natin siya makaklasify? Sa year level. Sa year level niya, di ba? So, meron kang ilan? Meron tayong apat. Pwede kang freshman, pwede kang sophomore, pwede kang junior, pwede kang senior. Samantala lang, pagdating mo sa ME po, same ba? Yes po. Yes, di ba? So, meron ka rin apat dyan. Ganun din sa EE. Meron ka rin apat dyan. So, wala sa CE na freshman hanggang sa EE na senior, ilan lahat-lahat noong classification ng ating student? 12 po. Ano tayong 12? Tama? So, imbis na manumanuhin daw natin yung pagbibilang, halimbawa dito, ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gagamitin na lang daw natin siya ng multiplication rule. Paano yun? Ilang program meron tayo? Tatlo po. Meron tayong tatlo. Tama? So, tatlong programs. Then, ilang year level? Apat po. Apat. So, 3, multiply mo sa 4, meron kang 12 ways para i-classify yung engineering student. Okay? So, yun lang sinasabi sa multiplication rule natin. Imbis na gumawa naman ako magbilang, pwede mo lang ipag-multiply yung mga operation mo. Provided na ano, corresponding sila sa isa't isa or pwede mong tapatan yung bawat isa. Next, meron tayong addition rule. Addition rule, hindi siya katulad ni multiplication rule. Yung sa may multiplication rule, yung operation mo, sabi, kailangan daw corresponding sa bawat isa. Tama? Nagko-correspond sa bawat isa yung bawat operation mo. Pero dito, ano meron sa mga operation mo? Kaya ka nag-add daw. Kapag yung operations mo daw ay cannot be done at the same time. Kumaga, hindi sila pwede magsabay-sabay. Okay? So, mag-a-add ka. Imbis na multiplication. Okay? Kukuha? So, example tayo. Halimbawa, ito. Meron tayong event na kung saan meron kang sample space na negative 4, negative 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, meron kang event na E1 na kung saan negative number siya from S, E2, odd number siya from S, then yung E, siya yung negative or an odd number mula din sa S natin. Okay? Umpisa muna natin to. Iiwan natin. Ano-ano ba yung mga nasa iwan natin kaya? Negative 4, negative 2. Tama? Silang dalawa lang. Then ito, ito natin. 1, 3, 5, 7, 9. Pwede ba magsabay yung dalawa? Yung iwan tsaka ito? May ano ba sila? May parehas ba sila na set? Wala po. Wala, di ba? So, pagdating mo dito sa E, kung saan, pagsasamahin mo daw yung negative or an odd number, so, di ba negative natin ito si E1?
Then yung add natin itong si E2. Tama? So si E pala, isama lang na E1 saka yung E2 natin. Tama? Ilan ba si E1 natin? Ilan yung elements sa loob? Dalawa po. Tama? Dalawa sa E2, meron tayong? 5. So total ng E natin ay ilan? 7. Okay? Kuha? So pag hindi, kapag mayroong magkaparala sila, iba na yun. Kasi hindi na, pwede pala magsabay si E1 siya si E2 natin. Pero dito sa example natin na to, wala naman sila magkapareha, so pwede mo na erectang i-add si E1 siya si E2 natin. Okay? Sundan po? Yes po. Okay. So tuloy tayo. Ito, example ng pinagsabang multiplication siya ng addition natin. Okay. So, gagawa daw tayo ng 3-digit number. Paano yung 3-digit number? Ilang ano yun? Ilang numbers? So, tatlo, di ba? Number 1, 2, and 3. Okay? So, sabi dyan, mula daw sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gagawa ka daw ng 3-digit number. Na kung saan, sa letter A, ano sabi? Yung mga digit na yan, pwede mo lang gamitin ng isang beses. At the same time, kailangan daw add number sila. Okay? So, tanong ko, paano po ba malalaman kung add number sila? Guys? Nag-end sa 1, 3, at 5. Kailangan nagtatapos sa 1, 3, and 5. 3 at 5. Tama? So, dito, sa hundreds, tens, saka ones, nasan kaya yung priority natin? Nasa umpisa ba? Pangalawa o sa pangatlo? Sa ones natin. Diba? So, dapat ito magtapos ng either 1, 3, or 5 tayo. Okay? Ayan yung priority natin kasi kailangan daw add numbers. So, once punan mo na to, punan tayo sa hundreds ngayon. Ano kaya yung pwede natin ilagay dito sa unahan? Si 0, 2, 4, 6. Tama ba? Opo. Tama kaya? Sir, di ba po hindi po pwedeng gamitin yung 0? Oh, di daw pwedeng gamitin yung 0. Bakit? Papalit lang ba yan? Kasi po, nasa unahan po siya. Kasi nasa unahan siya. Kasi once na nasa unahan yung 0 natin, ano ibig sabihin nun? Ano yung 0 natin? Significant ba siya? Hindi po. Hindi po. Di ba? So, hindi natin pwedeng ilagay si 0 dyan. Saan lang siya natin pwedeng ilagay? Sa gitna. Sa may gitna lamang. Kuha po? Natin? Hindi pwedeng ilagay si 0 sa unahan kasi 3-digit number tayo. Once na nilagay ka ng 0 dyan, ibig sabihin nun, anong ilang digits lang meron ka? Dalawa lang. Okay? So, tuloy tayo? Okay. Ngayon, ang tanong ko, sa umpisa po ba, si 2, 4, 6 lang pwede natin ilagay? Tingin nyo. Opo. Opo, hindi po. Hindi po. Pwede po yung add numbers. Pwede po yung add numbers. Bakit po ganun? Kasi tingnan nyo to ha. Halimbawa dito, yung add number ko na dulo ay si 1. Ano mangyari kay 3 and 5? Hindi ko na ba siya pwedeng gamitin sa iba pang, ano? Iba pang sa hundreds or sa tens? Pwede po. Di ba pwede pa po. Kasi can be used only once naman daw eh. So, ang hindi ko na magamit ay sino? Si 1. Tama? Ganun din kapag pinili ko si 3. Kapag pinili ko si 3, ilan ang matitira na pwede ko magamit pa? Dalawa po. Dalawa pa, di ba? Ganun din si 5. Dalawa din. Kumbaga, kahit sino piliin ko sa 3, ano mangyayari? Ilan yung pwede ko pa magamit? Dalawa. Dalawa pa, di ba? So, saan ko kaya pwede ilagay yung dalawa? Pwede ko ilagay yan dito sa may unahan natin. Para tayo dyan mag plus 2 tayo. Kumbaga mula dito sa may ones ko, naglagay ako ng plus 2 sa unahan ko. Kumbaga kung sino man yung hindi ko magagamit sa 3, ilalagay ko sa unahan. Ko po? Natin? Apo. Oh, next. Ilan na to? Ilan sila lahat dito? 5 po. 5? Eh ilan lang gagamitin ko dito? Isa po. Isa lang, di ba? So, meron ako ilang hindi magagamit?
Apat. So, ano mangyayari sa apat? Mapupunta sa pangalawa. Pwede naman gamitin siya sa may pangalawa natin. So dito, magkakaroon ako ng plus ano? 4. Naman dyan. Kasi nga, ito, mga to, yung lima na yan, meron lang ako isang gagamitin. Then yung matitira, ilagay ko sa may tens ko. Okay? So, ilan ngayon yan? Ilan yung nandito ko? Meron tayong? Lima. Lima. Dito ilan? Apat po. Apat ba? Apat. Lima. Lima. Kasama pa rin sino? Si? Zero. Zero po. Okay. Then dito, meron tayong? Tatlo po. Three. Okay. So, meron tayong pi, pi, three. Anong gagawin ko sa kanila? Pag-multiply ka ba or i-add ko? Pag-multiply po. Bakit may mumultiply? Ano kasi mayari? Combination ng numbers. Oh, tama. So, halimbawa, yung 2 ko, pwede kong gamitin yung iba pang mga numbers dito. Tama? Ganun din dito. Halimbawa, umpisa ko 2. Then, ang ending ko, either 1, 3, or 5. Or, sa tens ko, ganun din, di ba? Halimbawa, umpisa ko 2, pwede kong magamit si 0, 4, 6, at yung dalawang hindi ko nagamit dito. So, kumbaga, corresponding sila sa isa't isa. Hindi mo pwedeng i-add yan kasi di ba nga sinabi sa add, hindi sila sabay-sabay na mangyayari. Kuha po? So, yung 5, 3, yung 5, 5, 3 natin ay i-multiply ko. Kuha po? So, ilan to ngayon? 75 po. 75. May isa yun dyan. So, pwede nyo manumunuhin yung 75 base na yan. Ano yung mga yan? Meron tayong 2, 0, 1, 2, 0, 3, 2, 0, 5, ano pa? 2, 4, 1, hanggang sa makailan ka? Hanggang sa maka-75. Hanggang maka-75 ka. Di ba? Kung mamanumunuhin mo, matagal. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng counting techniques. Kuha po natin? Yes po, sir. Okay. Next, letter B. Ano sabi dyan? Yung digit mo naman daw can be repeated. Pwede na daw maulit. Pero ngayon, ano na daw siya? Isa na siyang even numbers. Even. So, even numbers. So, ano mangyayari ngayon sa ating 3-digit number? Ano yung priority natin ulit? Priority natin yung sa? Ones. Sa ones. So, sino-sino dapat sa ones natin? 0, 2, 4, 6. Ayaw kasi even na tayo ngayon. Then, pati sa hundreds natin, mag-add ba ako? Kumbaga, yung matitira dito, yung di ko magagamit, mag-plus 3 ba ako dyan? Opo. Ano po, sabi, sa problem natin? Sabi dyan. Can be repeated. Can be repeated. So, pwede maulit. So, ano ibig sabihin nun? Kung may ginamit man ako dito, anong gagawin ko? Pwede kong ulitin siya. Pwede po ulitin gamit. Dito, di ba? So, no bearing kung ano man yung magamit mo dyan. Tama? So, sino-sino magagamit ko dito? 2, 4, 6 lang. Yung 7 numbers. Yung 7 numbers? 7 ba? 1 to 6 po. 6 lang. 6 lang. 6 lang. 1 to 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang tayo. Hindi kasama sino? Zero po. Zero. Kasi kapag nagsilagay ka ng zero dyan, ibig sabihin, isa lang siyang two-digit number. Okay? So, dito, pwede mo na ilagay si zero ngayon. Kasi nga, nasa tens na siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka dyan. So, ilan to? Naka 6. Multiply mo saan? Saan to? 7. Multiply mo sa 4. Ano sila ngayon? 168 po. 168 tayo ngayon dyan. Tama ba? Ways. So, ayan. Parami ng parami. Kung gusto nyo magmano-mano, ayun. Pwede nyo isulat lahat noong 168 na yan para makuha nyo yung bilang. Kuha ba? Next? Can be repeated daw ulit. Pero ngayon naman daw, kailangan daw less than 341 ka. So, paano gagawin natin dito? Anong priority mo ngayon dyan?
Priority mo pa rin ba yung dulo, yung ones natin? Hindi na, kasi hindi naman malaga kung odd or even number siya. Ang malaga, less than 341 siya. Ano-ano ba yung mga hundreds na magpapaano sa kanya? Less than 341? 1, 2, 3 kayo. Tama? So kung 1, 2, 3 yan, ano yung tens ko ngayon? 0, 1, 2, 3. 0, 2, 3 tayo. Sige. Next. Yung ones ko. Sino? Lahat po. Lahat? Lahat po. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. Sige. Tama yan. Okay. Tanong. Tama na ba yan? Hindi pa po. Bakit? Ano pa, sir? Eh? Di ba sabi lang po sa digit can be repeated less than 3-4-1. Di ba pwede pong gamitin yung 0 sa unahan, sir? Hindi pwedeng... Hindi, ito yung general ano natin eh. Problem yun. 3-digit number pa rin. So, hindi pa rin pwedeng ilagay si 0 sa unahan. Kailangan pa rin 3-digit number yung makuha natin. Oh. Tama? Pwede pa niya siya, okay. Sige. Ah, tama na to? Hindi pa. Or may kulang pa tayo? Pwede pa yung 4 sa... Pwede pa yung 4, 5, 6, diba? 4, 5, 6. Kung ano? Kung di natin isasama si 3. Si 3 po. Kasi si 3, siya yung dahilan bakit hindi nasama si 4, 5, 6, tama? Opo, sir. Eh kaso, sa 3, meron pang 300 plus na less than 341. So, ano naman ganda natin gawin? Pwede natin gawin, ano? Mag-add tayo ng another scenario. Yung hindi pwedeng isabay dito. Sino ba hindi mo pwedeng isabay dyan? Yung 3 mo naman. Okay? Kumbaga, para at least masabay mo si 4, 5, 6 dito sa una mong scenario, tanggalin mo si 3. I-add mo na lang siya. Tapos saan, si 3, siya naman yung hundreds mo. Okay? Kung siya yung hundreds mo, ano na lang yung pwede mo dito na? Tens. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 tayo. Tama? Pwedeng 4? Pwede po, sir. Pwede. Kaso, ano mangyari mamaya? Ano lang ba yung 3, 4 na pwede? 340 lang, di ba? So, pwede mo na lang siya ilagay ulit saan? Another scenario. Another addition na naman. Para at least hindi magambala si 0, 1, 2, 3 natin. Maga dito si 3, 4, 0. Kuha po. Kasi pag nilagay natin si 3, si 4 dito, ano mangyari sa may tens natin? Hanggang saan lang siya pwede? 0. Sa 0 lang, di ba? Pero, di ba si 1, 2, 3, pwede ba natin ilagay sino dito? Si 1, 2, 3, 4, 5, 6 natin. Tama po ba? Tama? Yes po. Yes po. Kasi nga, kapag ilagay mo si 4 dito, hanggang saan lang siya? Hanggang sa 0 lang. So, nilayo na naman natin si 4 sa 10 sa atin para wala yung isa nating na value. Yung ano natin, yung 3, 4, 0 natin na to. Kuha po? So, ngayon, ano na? Nalagay natin dito. So, umbisa tayo, dito. Yan. Ilan yan? Ilan yung value dito? 2. Multiply saan? 7. 7. 7. Then, 1. 1. Multiply sa? 4. 4. Multiply sa? 7. 7. Plus? 7. 1. So, ilan ngayon yung total natin? 127. 127. 127. 127. Okay. So, yun. So, pwede tayo mag-multiply lang. Pero, kapag medyo... Kung mo komplikado, pwede mong ihiwalay yung numbers para at least ano, madali mo siyang makuha. So, next tayo.
Next. Ito. So, meron tayong multiplication, meron tayong addition, then meron tayong tinatawag na permutation rule. Sa permutation rule naman, ginagawa mo dito, ina-arrange mo na yung mga given set mo. Halimbawa, sa mga pila, binibilang mo kung ilang arrangement ang pwede maganap doon sa pila ninyo. Okay? So, yun, permutation rule natin. So, sa permutation rule, ginagawa dyan, meron tayong formula dito. Meron tayong formula. Meron tayong formula dito, NPR. Kung saan equal siya sa N factorial over N minus R factorial. So, may calculator nyo, makikita nyo si NPR. Times po, sir. Times po, sir. Times natin. Okay. So, nasa times yan. So, para magamit nyo yan, kailangan alam nyo yung value ng N, alam nyo yung value ng R. Ano ba pinag-iba ng dalawa? Si N, siya yung pagpipilian ninyo. Okay? Pagpipilian. Then, si R, yung kailangan ninyo. O yung i-arrange ninyo. Okay? So, lagi sino mas malaki? Si N o si R? Si N po. Bakit? Kasi nga, siya yung pagpipilian natin. Mayroon naman mas malaking kailangan mo kaysa dun sa pagpipilian ninyo. Okay? Kasi once na itry nyo na mas malaki yung R sa N, ano mangyari sa calculator nyo? Magkakaroon ng syntax error. Kasi nga, mas malaki yung R sa N nyo. Bawal yun. Kailangan mas malaki lagi sa N kaysa sa R natin. Okay? Then, yun. So, para di nyo kailangan gamitin itong formula na to, kailangan nyo lang gawin ay yung NPR natin sa may calculator. Then, ano lang, pakitake down notes lang, na pag yung N mo equal sa R mo, ano mangyayari? Equal lang daw siya sa may N factorial. Factorial na to, ito ay nasa calculator lang din. Sa X raised to negative 1 natin. X raised okay? to negative 1 po. So, kapag equal daw yung N sa R, pwede mong i-factorial na lang. Imbis na NPR tayo. Okay? So, try natin. Example. Ang plugs daw yung di-display ninyo? Kasi meron tayong apat na colored plugs, di ba? Pero, sang, ano sabi sa problem? Ilang plugs daw? Either one or more plugs. Tama? So, limbawa, so meron tayong ilang senaryo. Meron tayong apat na senaryo dyan. Okay? Kung saan, mula isa hanggang apat na plugs ang pwede mong i-raise. Okay? So, halimbawa, meron tayo ditong unang plug. Ito, one plug muna. Ilan daw yung possible arrangement mo kapag isa lang yung plug mo? Apat. Paano nakuha? Gamit yung permutation natin. Tayong 4. P. Ano? 1. Tayo. Kasi ilan yung i-arrange natin? Isa. Ilan yung pagpipilian? Ano tayong apat na kulay. Okay? Bakit kailangan i-arrange? Kasi nga nakalagay dito, coded signal. So, may iba lang yung position ng flag mo or may iba lang yung ilagay mong flag dyan, iba na yung ibig sabihin mo nun. Okay? So, dito, ilan to? Sa pangalawa? 12. Kung tayong 4, ano naman yan? 4P2 naman siya. Then, sa dalawa na yung pagpipili, yung i-arrange natin. Then, dito, kung tayong 4, 4P3. Then, tayong? 4P4. So, bullet equals si 4P4? 4 factorial. 4 factorial, okay? So, meron tayong apat na scenario dyan. Anong gagawin ko dyan? I-add ko ba? I-multiply o ano? Add po. I-add. Bakit? Ba't mo i-add? Kasi, hindi sila sabay-sabay na mangyayari. So, either meron ka lang isang flag, meron kang dalawang flags, tatlong flags, or apat na flags. So, para makuha mo kung ilang signals lahat-lahat yan, kailangan mo silang i-add. Ayun. Okay? So, ilan po total yan?
64 po. Saan tayo? 64. Kanina pala, ano nakalagay dyan? Distinct. Ano ibig sabihin ng distinct? Magkakaiba, tama? So, ganun ginawa lang natin yung kanina, yung 4, naka-NPR tayo. Pero ngayon kasi, identical naman daw tayo. Paano daw kapag identical? Anong gagawin natin kapag identical? So, pag meron daw identical, ang ginagawa lang, kukunin mo yung total number nila, then ipa-factorial mo, then i-over mo sila doon sa may multiplication noong factorial ng mga identical natin. Yung bilang ng identical natin. So, nabawa, meron kang tatlong identical. So, bawat identical na yon bilangan mo sila kung ilan. Then, factorial mo. Then, multiply mo ulit yung bilang noong iba pang identical. And so on and so forth. Okay, kukuha? So, nagkakaroon lang tayo dito ng division. Okay? Halimbawa, ito. Yan, halimbawa, meron tayong tatlong blue, dalawang red na ilaw, then meron tayong apat na yellow. Okay? So, ilang sockets daw meron tayo? Siyam. Nine po. Tama? So, sakto lang ba sa bilang natin ng mga ilaw? Sakto lang, di ba? Yes po. Siyam lang din. So, ang gagawin daw natin, i-arrange daw natin to. Kasi ang tanong, kapag itong dalawang yellow ba na to, pinag-arrange ko, pinagbaliktad ko, nagbabago yung tsura? Hindi po. Mga yan, mga dilaw, pagbalik-balik rin ko, magbabago? Hindi po. Hindi, di ba? So, imbis na 9 factorial tayo, kasi 9 nga yung ano natin, 9 yung ating bulbs, anong gagawin ko pa? Kailangan ko pa siyang ano eh. I-divide sa kung saan, tama. I-divide yung pa kung ilan yung mga identical natin. Halimbawa, itong sa blue, ilan yung identical dyan? 3 factorial. Then sa red natin, 2 factorial. Then meron tayong 4 factorial. So saan sa equal ngayon? Ganito ginawa nyo sa calculator nyo? Kasi pag ganito, ano mangyayari? Syntax error. Magkakaroon ng syntax error. Kasi kailangan nyo pa kasi lagay ng multiplication sa pagitan nila. Okay? Kapag di nyo nilagay ng multiplication yan, hindi yan, magsisyntax error sila. Okay? So ilan ulit? 1,260 ways. Okay? Next, circular permutation. Ano naman, ibig sabihin kaya nito, circular permutation. Paano natin ina-arrange yung ating object? Tingin nyo. Paikot po. Paikot tayo. So, imbis na rekta ka, factorial, anong gagawin mo? Babawasan mo muna ng isa yung total number na i-arrange mo. Okay? Then, saka mo siya i-factorial. Halimbawa, ito. In how many ways can 3 different trees planted in a circle? So, kung di ka naka-circle, ilang ways mo ma-plant yung mga puno mo? Kung di ka naka-circle. Di ba 6 kasi 3 factorial tayo. 6. Pero kasi, kung mapasin ninyo, ito yung figure natin ha. Ito yung 6 na arrangement nila. Noong 6 na puno natin. Once kasi muna, naka-circular arrangement siya, itong unang tatlo natin, ito, unang tatlo, yung may taas, magkakaparehas lang yan ng arrangement. Kung saan, anong meron? Anong napapasin nyo? Sa ikot. Clockwise po. Clockwise sila, di ba? Clockwise yung ikot ng ating mga puno dito. So, as one lang yung arrangement nila. Pumunta lang dito, ano meron naman? Clockwise din, di ba? Pero magkabaliktad na sino? Si C, saka si B natin. Okay, pero ganun pa rin ikot. Clockwise pa rin yung ikot niya. Kumbaga, itong tatlo na to, isang circular arrangement lang siya. Then itong pangalawa na to, sa baba na to, isang circular arrangement din siya. So kapag circular arrangement tayo, ilan yung pwedeng arrangement ng ating mga puno? Tayong isa, meron tayong dalawa. Diba? Saan nakuha yan? 3 minus 1 factorial tayo or 2 factorial equals saan to? Sa 2 pa rin. Okay? So, yun.
Pag meron lang tayong circular permutation, kapag ina-arrange natin siya in a circular way tayo. Sa group permutation naman, nangyayari dito, meron namang groupings dyan. Kumbaga, meron kang subgroup, meron kang group. So, halimbawa, meron kang group 1 na kung saan meron kang N1 na i-arrange within that group. Then, subgroup 2, meron kang i-arrange doon na N2 na bilang, then N sub 3 na bilang doon sa third group natin. Then, kapag gusto mo i-arrange tong tatlo na to, kailangan mo lang gawin, i-multiply mo sila sa kung ilan sila, then factorial mo sila. Okay? So, para malaman kung ano magsabi ko, meron tayo dito isa pang ulit na example. Okay? So, meron doon tayong limang math books. Apat na electronic books, then dalawang communication books. So, sabi sa nila, kailangan mo doon silang i-arrange doon sa may shelf. Pero una pa lang, ang sabi lang dyan, sa letter A, wala daw restriction. Kumbaga, kahit magkalabo-labo yung math mo, yung electronic mo, siya yung communications books mo, okay lang. So, paano kaya gagawin ko dito? 11 factorial. Sa 11 factorial na siya mismo. Okay, kukuha po. Kasi wala naman daw restriction kung magkakasama ba sila or hindi. Okay, hindi ba ito yung tinatawag natin na group permutation? Okay, labo-labo mo pa lang silang ina-arrange. Okay? So, 11 factorial yan. Ilan yung 11 factorial natin? Tayong 39,816,800. Dami, di ba? Yan. Pinagsama-sama niya yung mga books. They are together. So, paano yung magkakasama? Mga dito. Meron ako ditong limang math. Meron akong apat na electronic. Meron akong ano pa? Dalawang communication book. So, ano gagawin ko? Kailangan lang daw magkakasama yung mga libro na same ng subject. Sa halimbawa dito, una kong arrangement, una si math, then si electronics, then si communication natin. Okay? Una kong arrangement as a group. Una si math, electronics, then si communication. So, sa unang grupo na yan, pwede ko rin i-arrange si math, di ba? Ito, yung mga magkakaibang libro na to. Paano ko sila i-arrange? Ilang arrangement meron si dito? 5 factorial dito. Samat pa lang to, ha? Then sa electronic, ilan? 4 factorial. Tama. Then dito, sa ano, communication, 2 factorial tayo. Okay? So, unang arrangement pa lang to. Meron kang math, electronics, and communication. Eh, wala namang sinabi na ito lang arrangement natin. Diba? So, kailangan ko pang anahin. Kailangan pang paglabo-labuin itong tatlo. I-arrange itong tatlo as a group tayo. So, ano gagawin ko? Maliban sa 5 factorial, multiply sa 4 factorial, multiply sa 2 factorial, ano pa kailangan kong gawin? Sa 3 factorial lang tayo. Bakit 3 factorial? Types ng books. Ha? Yung grupo natin. Okay? Yung math, electronics, at communication natin. Okay? Kuha? Kasi sabi, wala naman sinabi na kung ano na una eh. So, kailangan natin i-ano na i-assume na i-arrange pa natin sila per group tayo. So, ilan to ngayon? 60. So, 34,560 ways tayo. Okay? So, yan tayo. Kukuha? Natin? Opo. Okay. Opo, sir. Letter C. Oh. Ano kaya pinagkaiba niya sa letter B? Pasunin. Kailangan ko bang i-arrange siya as a group? Kailangan ko bang i-arrange? Hindi na po. Hindi na po. Bakit? Kasi sinabi niya na, di ba? Sinabi niya na una si electronics, then si math, then si communication books natin. So, paano to? Kung tayong 4 factorial, multiply sa 5 factorial, multiply mo saan? Sa 2 factorial. Kailangan ko ba mag-multiply sa 3 factorial?
Hindi na po. Hindi na. Kasi nga, itong, ito, fix sa yung group natin. Una si electronics, then math, then communication books natin. So, ilan to ngayon? 5,760. Ayun, 5,760. Ways tayo. Tanong. So, kailangan po ba sunod-sunod siya or pag nag-iba yung sunod? Hindi naman. Hindi magbabago kung ano unahin yung dito sa tatlo. Kung 2 factorial ba siya, times sa 4 factorial, times sa 5 factorial, parehas lang yung makukuha niya sagot. Okay, last one. We have combination rule. So, sabi ko kanina, meron tayong addition rule, multiplication rule, permutation rule, and combination rule. Si addition, siya kasi multiplication rule, lagi siya kasama ni permutation, siya ka ni combination. Ang tanong lang, anong pinakaiba ni combination siya ka ni permutation? Yung arrangement po, sir. Yung arrangement. Sino may concern sa arrangement? Si permutation po. Si permutation. Si combination, wala siyang pake doon sa arrangement. Kumbaga, si combination, pipili ka lang. Kay permutation, pipili ka, at the same time, i-arrange mo sila. Kaya kapag meron kang N, meron kang R, then itry mo na kunin yung P saka yung C nila, sino kayo mas malaki? Si P. Si P. Bakit si P? Kasi nga, after mo mag-select, na ginawa na ni combination, kailangan i-arrange pa siya ni permutation. Kumbaga, mas marami pa siyang ways na magagawa. Kuha? Nasaan po ba si combination sa calculator? Nasa division po. Nasa division. Diba? So, next problem. Yan. Ilan po kailangan yung professional? 5. Diba? Anong tong 5 na to? N o si R? R. R, diba? Kasi N yung kailangan mo. Then, si N natin, saan natin pwedeng kuhanan? Kay 5 siya kay 4 natin. So, ito yung magpipilian natin. Okay? So, letter A, ang sinasabi dyan, kailangan mo daw ng 5 professionals pero wala kang restriction. Kung engineers ba sila or architects, pwedeng labo-labo. Basta importante, 5 professionals meron ka. So, anong formula natin dito? 9C5 tayo. Okay? Mamimili ka lang. Sabi dyan, number of committees lang naman ang kailangan mo. Okay, wala kang position na pinag-get. Kung mayroong position, anong gagawin natin? Kaya ang gagamitin natin. Pero dito, committees lang naman kailangan mo. Kaya 9C5. Saan ako si 9? The sum of the... Sum noong engineers at architects natin. Engineers and architects. Okay, tama. So, ilan yan? 9C5. 126 tayo dyan. Okay na number ng committees. Okay? Next. Tatlong engineers daw siya ka, dalawang architect. Paano kaya ito ngayon? So, tatlong engineers, ilan na pagpipilihan mong engineers? 5. So, anong lagay ko dito? 5C3. Tama? Then dito, architects naman, meron kang 4C2. Multiply or add? Itong dalawa. Add. Multiply. Ang gagawin natin? Multiply. Imumultiply natin po siya. Bakit ito imumultiply? Kasi ilan may kailangan mo na professionals? Diba? Lima po. Ay. Ang kinuha mong tatlo mula sa engineers, dalawa sa architect para maging ilan? Para maging 5. Kapag inad mo yan, anong ibig sabihin mo doon? Hindi sila mangyayari ng sabay. Tama? Kuha po? Natin? So kaya, kailangan natin silang i-multiply kasi ibig sabihin nun, sabay silang nangyayari. Yung tatlong engineers, saka dalawang architect, sabay mo silang kinukuha para makabuo ka ng 5 professional. Okay? Kuha po? Natin? Kaya siya minultiply? Yes po. Okay, so ilan to ngayon? Po. 60. 60 ways tayo. Okay? Kuha? Okay? So next, at least 3 architects tayo. Paano to sinabi at least 3 architects? Meron kang tatlong architect, di ba? Kapag meron kang tatlong architect, ilang engineers meron ka?
Dalawa. Tama? Pero ang sabi kasi dyan, at least 3. So, hindi lang tatlo architect meron ka. Ilan pa meron ka? 4 po. 4, diba? Meron kang 4 architect na may ilang engineer. Isa po. Isa? Isa. Okay? So, anong gagawin ka sa dalawang to? Mag-multiply ka ba? I-add? Add po. Add yun. Po. Doon muna ngayon siya i-add. Kasi ano mangyayari? Hindi pwede magsabay itong scenario muna ito. Kasi dito, meron ka tatlong architect, dalawang engineer. Samantalang sa pangalawa mong case, ano, meron? Meron kang 4 na architect and meron kang isang engineer. Kuha? Ate? Okay, so paano ito ngayon? Tatlong architect, dalawang engineer. Or C3? Ito na isa? 5C2. 5C2. Same. 4C4. 4C4. Times 5C1. Times 5C1. Okay, game. Ano sa gata din? 45 tayo. Kuha? Natin? Ito po ba? Opo, sir. Okay. Opo, sir. Paano pa ganito? At most? 3 architects tayo. Paano kaya yan? Pag sinabi at most, ano yung pinakamadami mo architect na? Tatlo po. Tatlo, diba? So meron kang tatlong architect, yung engineer. Dalawa po. Dalawang engineer pa rin. Tama? Plus? Dalawang architect. Dalawang architect kasi at most nga, pero meron ka ng ilang engineer. Tatlo. Kasi kailangan mo nga 5 professional. So, kailangan mo balance mo yung 5 lagi sila. Then, ilang architect? Isa po. Isang architect. Then? 4 na engineer. 4 na engineer. Tapos na? Tapos na? Or mayroon pa akong pwedeng i-add? 5. Brian Paul. 5 engineer. 5 engineer. Tama. Pero wala kang ano? Walang architect. Okay, kuha po. Kasi ang sabi lang naman, at most 3 architect. So pwede kang magkaroon ng 3, 2, 1, or walang architect. Kuha po. May tanong, paano daw at least 3 architects ulit? Kasi siba sabi at least 3 architects. So pinaka onti mo na yung 3 architects. So meron kang 3 architect dyan. So, kung 3 architect mo, kailangan mong punan pa ng 2 pang engineer para meron kang 5 professional. Kasi 5 professional doon kailangan mo eh. Then, kapag at least na, meron ka ng 4 architects dyan. Then, para maging 5 nga, meron ka pang isang engineer na kailangan punan. Dito ba, kailangan ba, pwede akong mag 5 architect, 0 engineer? Pwede? Hindi po, sir. Bakit hindi po? Kasi hanggang apat lang po yung architect. Apat lang yung architect mo. Okay, so kailangan tinan natin yung available na ano mo, na papipilian. Okay? Okay, next. Meron naman daw kayo nakapila. 4 na Pilipino, 6 na Thai, 2 Korean. Ano daw mangyayari kapag luminya sila and walang restriction? Paano itong letter A natin? 12 factorial. Bakit tayo nag-12 factorial? Pwede wala pong restriction. Walang restriction. Pwede sila maglabo-labo. Okay, kaya 12 factorial tayo dyan. Anong ginawa lang sa 12? In-add mo lang yung 4, 6, tsaka yung 2 natin. Okay? Tayo? Next. Same nationalities are together. Kailangan daw magkakasama yung mga nationalities. Per nationalities. Anong formula natin dito? 4 factorial. 4 factorial. 6 factorial. 2 factorial. 2 factorial. Kaso, anong kulang mo? Times 3 factorial. Times ba sa 3 factorial? Okay? Yung 3 factorial na to, ayan yung ano?
grouping. Bilang ng nationality mo. Okay, so makukuha mo itong 207,360. Kuha? Natin? Yes po. Okay. Next. Only two Filipinos. Oh, hindi buong, hindi lahat ng Pilipino nasa ano, nakapila. Then ganoon din sa Thai. Tatlong Thai lang din yung kailangan tumila. Ano itong gagawin natin? Factorial pa rin magagamitin natin? Pwede ba tayo mag-factorial? Opo. Pwede? Hindi. Bakit? Kasi ginagamit natin si factorial kapag buo yung ina-arrange mo. Halimbawa, lahat ng Pinoy, di ba dito ina-arrange natin? Lahat ng Thai, lahat ng Korean. Eh ngayon kasi, ano lang ina-arrange natin? Dalawang Pinoy lang and tatlong Thai lang. So, babalik tayo kanino? Kay P. Paano ito ngayon sa P natin? Paano itong 2 Filipinos? 4P2. 4P2. Multiply saan? 6P3. Tama? Then, kailangan daw magkatabi yung magkaka same nationality. Ang gagawin natin ulit? Times 2 factorial. Okay, so ayun yung 2,880 natin. Okay? Kapag hindi buo ang ina-arrange mo, P ang gagamitin. Pero pag buo sila, halimbawa dito, buo, factorial tayo. Pero pag hindi buo, yung naka-P tayo. Kuha po ba? Yes po, sir. Okay. Then, last one. Only 2 Filipinos and 3 Thais are allowed to fall in line. Paano kaya yan? Nakagrupo? Hindi sinabi yung kailangan nakagrupo. Hindi sinabi po. Lang, dalawang Pinoy, saka tatlong Thai lang. So, pag ganyan, ang gagawin lang natin, mamimili muna tayo sa Pinoy, saka sa Thais natin. So, pili muna tayo sa Pilipino. So, paano pipili? C o P? C. C po. P, di ba? So, 4 C 2 tayo. Okay, kasi pipili muna tayo. Tayos mo saan? C3. Pipili muna tayo, ha? Then once na mapili mo na yung Pilipino, siya kay yung dalawang Pinoy, siya kay tatlong Thai, ano nang gagawin mo sa lima na yon? Times 5 factorial. I-multiply mo na siya sa 5 factorial. Nakuha po? Kaya bakit naging 5 factorial? Kasi una muna natin ginawa, sinelect muna natin sila. Okay, nag-select muna tayo ng mga Pinoy siya ng Thais. Then yung napili nating lima na yon, sila yung in-arrange naman natin ngayon. Kuha po? So doon nakuha si 14,400. Oh, paano to? In how many ways can 8 persons be arranged on a round table? If all of them can sit. Lahat daw, pwede mo po. Ano letter A natin? 8 minus 1. Kasi lahat naman sila pwede mo 8 minus 1. Po. Factorial. So, 7 factorial to. Okay? B. 5 lang daw ang pwede mo po. Ano gagawin muna natin? 5 minus 1 factorial po. 5 minus 1 factorial. Tama. Kaso may kulang pa tayo. Hindi lahat sila pwede mo po kasi 8 sila, di ba? Pipili muna tayo ng 5 kasi 5 lang pwede umupo. Then saka natin siya in-arrange. Ito yun, 5 minus 1 factorial. So ito ay ano? 8 ano to? 8C5. Tayo ngayon dyan. Okay, kasi namili ka muna saka mo siya i-arrange. Kuha? So ilan to? Ayun, 1, 3, 4, 4 tayo. Okay? So yun lang. Para sa counting techniques.